Hello mga kabida best ng JC Best. Welcome muli sa MTB MLA 3. Ako si Teacher Lynn, ang inyong guro. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa metapora, pagsasatao at pagwawangis. Simulan na natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ng tula at sagutin ang mga tanong kasunod nito. Ang pamagat ng ating tula ay Tanging Yaman ni Melissa F. Rocolas. Ang aming tahanan ay punong-puno ng yaman. Si nanay ay siniliwanag ng ilaw ng tahanan. Si tatay ay gaya ng haligi na matibay at maaasahan. Si ate na tila brilyante dahil sa kanyang kagandahan. Si kuya na tulad ng isang kalabaw upang makatulong sa pamilya. Si bunso ang anghel ng pamilya na nagbibigay saya. Ito ang aming pamilya, pagmamahalan ang aming tanging yaman. Bakit inihalin tulad si nanay sa isang ilaw, si tatay sa haligi? Ano-anong salita ang ginamit sa paghahambing? Saan inihambing si ate, kuya at bunso? Okay, sagutin natin ang mga katanungan. Bakit inihalin tulad si nanay sa isang ilaw, si tatay sa haligi? Inihahalin tulad si nanay sa isang ilaw dahil siya ang gumagabay sa mga anak. At si tatay naman ang isang haligi dahil siya ang matibay na sandigan ng pamilya. Ano-anong salita ang ginamit sa paghahambing? Ang mga salitang ginamit sa paghahambing ay siniliwanag ng ilaw, gaya ng haligi, tila brilyante, tulad ng isang kalabaw, anghel ng pamilya, at tanging yaman. Saan inihambing si ate, kuya at bunso? Si ate ay tila brilyante, si kuya ay tulad ng isang kalabaw, at si bunso ay anghel ng pamilya. Dumako naman tayo sa kasunod na gawain. Basahin natin. Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Una, siya ay langit na di kayang abutin ni man. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking bisni. Sumasayaw ang mga dahon sa ihip ng hangin. Abot langit ang pagmamahal niya sa akin. Pusong bato talaga si man. Ano ang tawag sa mga pahayag na ito? Ang tawag sa mga pahayag ay tayutay. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Tinatawag na hyperbole o pagmamalabis. Ito ay ang pagsilbi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Isa pang uri ng tayutay ay ang tinatawag na personifikasyon o pagsasatao. Ito ay ginagamit upang bigyang buhay o pagtaglalin ng mga katangian ng tao, gawin, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng simile o
salitang ginamit sa paghahambing ay sinibanayad ng hangin. 9,000 ang papel. Nagpapahayag ng paghahambing ay 9,000. Naman ang ilan sa mga halimbawa ng metapora o pagwawalis. Una, siya ay langit na di kayang abutin ni numan. Ang salitang nagwawangis ay siya ay langit. Winawang siya sa isang langit. Pangalawa, ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. Sa pahayag na ito, ang kamay ay winawangis sa isang yelo. Ang katagang ito ay nangangahulugan na ang kanyang mga kamay ay malami nang dumampi sa aking pisngi. Matigas na bakal ang kamao ng buksingero. Ang winawangis naman sa pahayag na ito ay bakal at kamao. Narito naman ang halimbawa ng hyperbole o pagmamalapit. Namuti ang kanyang buhok sa kahihintay sa iyo. Ito ay hyperbole o pagmamalabis na pahayag sapagkat hindi naman literal na puputi ang mga buhok kapag ikaw ay naghintay. Kundi ang ibig sabihin, matagal na matagal ang kanyang paghihintay. Abot langit ang pagmamahal niya sa akin. Ito ay pagmamalabis o hyperbole dahil hindi naman natin naaabot ang langit. Ngunit ang pahayag nito ay nangangahulugan ng sobrang pagmamahal. Uulan ng pera kina Lara nang dumating ang tatay niyang balikbayan. Ito ay hyperbole o pagmamalabis dahil hindi naman talaga umuulan ng pera, kundi namamahagi o namimigay ng pera. Ito naman ang mga halimbawa ng personifikasyon o pagsasatao na hinalikan ako ng malamig na hangin. Ang binibigyang buhay ng kataging ito ay ang hangin sa pamamagitan ng pananalitang nagsasaad ng kilos na hinalikan. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap. Ang binibigyan ng pagsasatao dito ay ang buwan sa pamamagitan ng pananalitang nagsasaad ng kilos na nahiya. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Ang binibigyan ng pagsasatao dito ay ang mga dahon sa pamamagitan ng kilos na sumasayaw. Tandaan natin, ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Ang sinili naman o pagtutulad ay ang anyo ng pananalita na nagpapahayag ng paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng katagang sing, tulad, ng at gaya na. Ang metapora naman o pagwawangis ay ang anyo ng pananalita na ang tao o bagay ay inihahambing o winawangis sa ibang bagay na hindi ginagamitan ng sing o tulad na. Ang hyperbole o pagmamalabis ay pagsidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Ang personifikasyon o pagsasatao ay ginagamit naman upang bigyang buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao, gawi o kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos. Dumako na tayo sa ating pagtataya. Handa na ba kayo, mga bata? Tukuyin kung ang pahayag ay simile, metapora, personifikasyon o hyperbole.
Una, inabot ng Pasko ang kwento ni Ray. Makopang kulay rosas ang iyong pisngi. Lilipad ako at tatawirin ang dagat, makita ka lamang. Sumasayaw ang mga dahon sa hampas ng hangin. Tulad ng mga bituin ang kislap ng iyong mga mata. Okay, let's check. Alamin natin kung tama ang ating mga kasagutan. Tukuyin kung ang pahayag ay simile, metafora, personifikasyon o hyperbole. Una, inabot ng Pasko ang kwento ni Ray. Ang tamang sagot ay hyperbole. Makopang kulay rosas ang iyong pisngi. Ang tamang sagot ay metafora. Lilipad ako at tatawirin ang dagat, makita ka lamang. Ang tamang sagot sa pangatlo ay hyperbole. Sumasayaw ang mga dahon sa hampas ng hangin. Ang tamang sagot sa pang-apat ay personifikasyon. Tulad ng mga bituin ang kislap ng iyong mga mata. At ang sagot sa panglima ay simile. Mahusay mga bata, binabati ko kayo sa inyong mga kasagutan. At dito nagtatapos ang aking. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.